Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kaalaman na madami pa tayong dapat malaman at maintindihan patungkol sa ating planeta at sa kalawakan. Pero alam mo ba na may ilan sa mga ito na kahit pa matagal ng pinag-aaralan ng mga eksperto ay hindi pa din nila may paliwanag o maintindihan? Kaya mula sa higanting kalansay hanggang sa bakas ng 5,000 taon na pagkakatago ay pag-usapan natin ang 10 misteryosong bagay na hindi may paliwanag ng mga eksperto. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, dambuhalang kalansay sa ilalim ng dagat. Hindi may tatangging sadyang napakadami pa nating dapat na madiskubre at matuklasan sa ilalim ng ating karagatan kung saan ang isa na rito ay kung ano ang hayop na pinagmulan ng dambuhalang kalansay na nakita ng mga eksperto sa lalim na halos 3,000 talampakan na kahit ilang taon na nilang pinag-aaralan ay hindi pa din matukoy kung anong hayop ang may kayang mag-iwan ng ganito kalaking kalansay. Humigit kumulang 100 talampakan ang haba ng buong buto ng hayop na talaga namang hindi tugma sa kahit na anong uri ng hayop na nadiskubre na ng ating mga eksperto. Kaya't posible raw na ang kalansay na ito ang maging patunay at pruweba sa pagkabuhay ng isang hindi pa nakikilalang hayop sa ilalim ng karagatan. Number 9, nakakadiri pero hinahanap na nilalang. Mayroong isang uri ng nilalang na kung makikita mo ay sigurado akong agad kang pangingilabutan at mandidiri dahil sa kakaiba nitong itsura. At ito ay ang gooseneck barnacles na maniwala ka man o sa hindi ay sadyang hinahanap at pinag-aagawan pala ng mga tao. Kahit na sa hindi kaaya-aya nitong itsura at ito ay dahil sa sobrang sarap ng lasa ng hayop na ito kung sakaling maluto. Kung kaya't madaming magagarba at mayayamang mga restaurant sa ating planeta ang naghahanda ng nilalang na ito na naging dahilan para lubusan na lamang tumaas ang kanyang presyo sa merkado. Sa delikadong parte rin ng karagatan kadalasang naninirahan ang mga gooseneck barnacles na kasabay ng pagiging madalang lamang na pagkahuli sa kanila ay hindi na talaga katakataka kung bakit masyado na lamang mataas ang kanilang halaga sa tuwing sila ay binebenta. Number 8, Blue Jets. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga kidlat ay bumabagsak pababa mula sa ating kalangitan. Pero alam mo ba na posible ding mangyari ang pagkakaroon ng kidlat kung saan tumatama ito papunta sa ating kalawakan? Ang ganitong uri ng kidlat ay tinatawag na Blue Jets na nangyayari sa tuwing ang positive charge na ulap ay tumatapat sa negative charge na atmosphere. Kung kaya't ang ibabaw ng ulap ang maglalabas ng kidlat hanggang sa magmistula na itong tumatama ng pataas na talaga namang nakakagulat makita at mapanood. Sobrang bihira lamang din mangyari ng ganitong uri ng fenomena kung kaya't dahil bilang lamang ang nakuha ng video na nagpapakita nito ay sadyang napakadami pa nating posibleng malaman at maintindihan patungkol dito. Number 7, uod na kumakain ng bato. Familiar ka na siguro sa mga uod na kumakain ng lupa, bangkay at kahoy. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na may isang uri ng uod na ang paboritong pagkain ay bato? Ito ay ang rock-eating worm na madalas madidiskubre sa loob ng mga bato kung saan gamit ang kanyang humigit kumulang 12 makakapal na mga ngipin ay gagawa siya ng butas sa bato kung saan niya ipagkakasya ang kanyang sarili upang marating ang loob na kanyang gagawing tirahan sa loob ng matagal na panahon. Ayon sa mga eksperto ay ang mga batong kinakain ng uod ay ginagawa nitong buhangin at ibinabalik sa kapaligiran na nakatutulong upang mas mapadami pa ang mga ito. At dahil kinakain din ng uod ang mga bakterya sa mga bato ay sobra silang nakatutulong sa pagkontrol ng mga mikrobyo sa mga batong madalas na inuupuan ng mga tao sa tuwing sila ay nag-outing. Number 6, tore ng pulang langgam. Maaring hindi na bago sa iyong kaalaman ang mga langgam ang isa sa pinakamalakas na hayop sa ating planeta kung saan kahit na ilang daang beses na mas mabigat at mas malaki sa kanila ay kinakaya nilang buhatin. Pero hindi lamang pagiging agresibo at malakas ang kayang ipagmalaki ng langgam na ito dahil kilala din sila sa kanilang koordinasyon at pagkakaisa kung saan mayroong hindi maipaliwanag na kaugalian ng insekto
na talaga namang hindi mabigyan ng rason ng mga eksperto. At ito ay ang kanilang kadalasang paggawa ng mga tore, kung saan magkukumpol-kumpol ang mga langgam hanggang sa makagawa sila ng mataas na tore. Kung saan magkulang man sila ng isa, ay posible niya itong gumuho at masira, na kahit pa hindi maintindihan ng mga eksperto, ay hindi may tatangging sadyang nagpapakita kung gaano na lamang kagaling ang insekto pagdating sa pagkilos bilang isang grupo. Number 5. Siwa Oasis. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang napakagandang lugar sa ating planeta na bihira lamang bisitahin at puntahan ng mga tao? Ito ay ang Siwa Oasis na matatagpuan sa bansang Egypt, kung saan ang tubig ay mayroong mataas na level ng saline na nagbibigay dito ng matingkad at maliwanag na asul na kasabay ng puting lupa at buhangin, ay talaga namang mas nagpapaganda sa itsura ng lugar. Ang mataas na level ng asin o saline sa tubig ng oasis ay nakatutulong din upang mas mapadali ang pagtulong ng mga taong lumalangoy dito. Pero bakit nga ba madalang lamang bumisita ang mga tao dito? Ito ay dahil sa sobrang mahirap mapuntahan ng lugar na parehong ikinatuwa at ikinalungkot ng mga tao. Dulot na kahit na nakalulungkot isipin na konti lamang ang may kakayanan na makabisita sa lugar ng Siwa Oasis, ay naging dahilan naman ito para ma-preserve at mas mapatagal ang itsura ng lugar nang hindi ito naaapektuhan ng pamumuhay ng mga tao. Number 4. Misteryosong butas sa sahig ng dagat. Sa lalim na halos 2 milya sa karagatan ng bansang Portugal ay meron kang makikitang mga misteryosong butas na talaga namang gumugulo at lumilito sa isipan ng mga eksperto, dulot na hindi nila matukoy kung saan ang gagaling ang mga ito, kung hayop ba ang may gawa o natural na pangyayari na nagpapatunay lamang na sadyang kakarampot lamang ang ating kaalaman patungkol sa ating karagatan. Perpekto din ang pagkakalinya ng mga butas kung kaya't paniniwalaan na gawa ito ng tao. Pero dahil sa halos na imposible na tao nga ang may gawa nito sa malalim na parte ng ating karagatan, ay wala pa din kahit na anong kaalaman o impormasyon patungkol sa mga butas ang lumalabas at ipinagbibigay paalam sa publiko. Number 3. Snow Donut. Kung mabibisita ka sa lugar kung saan nagkakaroon ng pag-ulan ng niyebe, ay posibleng makita mo ang isang kakaibang pinomina na nananatiling misteryo kahit pa sa ating mga eksperto. At ito ay ang pangyayari na kung tawagin na lamang natin ay snow donuts, kung saan kusang gumugulong ang mga niyebe na ito mula sa mataas na lugar hanggang sa lumaki sila mula sa mga niyebeng nahahatak nila sa kanilang paggulong-gulong. Ang malalakas at malamig na hangin sa paligid ay nakatutulong din upang mas mapanatili ang itsura ng mga gulong na gawa sa niyebe, na nakatutulong upang magtagal sila at posibleng lumaki pa hanggang sa matapos na ang panahon ng taglamig sa lugar. Number 2. Nilibing na porpoise. Ang porpoise ay isang uri ng hayop na halos kamukha na ng mga sikat na dolphin. Pero alam mo ba na ang hayop na porpoise ay itinuturing na masarap na pagkain noong unang panahon? Ang ganitong kaalaman ay nakasulat sa madaming mga pahayag patungkol sa ating kasaysayan. Pero may nahukay at nadiskubre ang mga eksperto sa isla ng Guernsey na maniwala ka man o sa hindi ay posibleng bumago sa ating kasaysayan. Dulot na nadiskubre nila ang isang labi ng porpoise na agad mapapansing inilibing ng mayroong respeto na maaaring maging dahilan para baguhin natin ang ating kaalaman at ituwid ang kasaysayan. Ang nakakagulat pa sa pangyayari ay sadyang malapit lamang ang dagat sa lugar na pinaglibingan ng hayop, kaya't hindi may tatanggi na sinadya ang pagkalibing dito. Ngunit hindi pa sigurado kung nirerespeto ba ng ating mga ninuno ang hayop dahil sa inaalagaan nila ito o bilang respeto lamang sa hayop na kanilang kinatay. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan nadiskubre ang kakaibang bagay na talaga namang mayroong itsura na parang mata
ng isang dragon na hindi may tatangging nagbibigay takot at pangamba sa lahat ng makakakita nito. Ayon sa mga ekspertong nakadiskubre sa kakaibang bagay, ay posible raw na maging patunay ito na totoong may mga dragon noong unang panahon. Pero dahil wala nang kahit na anong balita patungkol sa bagay na ito, ay malabo nang magkaroon ng ebidensya na tunay ngang may mga dragon sa ating planeta. Number 1, Cocknoe Stone. Sa bansang Scotland ay matatagpuan natin ang isa sa pinakamisteryo at pambihirang kagamitan sa kabuuan ng kasaysayan ng ating planeta. At ito ay ang Cocknoe Stone na maniwala ka man o sa hindi ay ginagamit bilang marka ng mga sinaunang tao upang madetermina na nanggaling na sila sa lokasyon na iyon. Sa takot na mabago at mapakialamanan ng ibang tribo ang Cocknoe Stone, ay napagdesisyon na nilang tabunan ito ng lupa upang hindi ito makita ng ibang tao, na nakatutuwang isipin na naging dahilan din para ma-preserve at mapanatili ang itsura nito kahit nalagpas 5,000 taon na ang nakalilipas simula nang ito ay gawin. Matagal nang wala ang sibilisasyon o tribo ng taong gumawa ng Cocknoe Stone. Pero dahil sa kanilang matalinong pagdidesisyon, ay meron tayong nakamamangha at bihira lamang makitang kagamitan na nagpapatunay lamang na kahit panaglaho na ang mga tao, ay maiiwan pa din ang ating bakas at marga sa lugar na ating pinagtirhan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga dapat pa nating tuklasin at diskubrihin patungkol sa ating planeta. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga misteryosong bagay nito ang pinakalumito sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.